Noong unang panahon, sa isang malayong-malayong mundo, may isang masamang mangkukulam na ang tanging hangan ay maging pinakamakapangyarihan. Ang pangalan niya ay Elixera. Ivana! Ating Diyosa! Nandito ako! Madunan! Mula sa pakikipagdigma sa Darkrap! Sana mga taga-Darkrap ang lahat ng mga alagad natin. Humihingi ako ng tulong sa'yo. Tingin mo ang kasal ko! Eu tenho a ajuda que você precisa. Aquela, Selvária, a Caixa do Poder. Você pode conseguir o que você quiser com ela. Abra-o! Responsável pelo baú. Ele vai te ajudar a atacar Darkrai. Sabihin mo sa akin ang kahilingan mo, Elixera. Bilang tagapangalaga ng Selvaria, tutuparin ko lahat ng kahilingan mo. Gusto kong puksain lahat ng mga taga-Darkrai. Matutupan. Walang kamalay-malay ang mga taga-Darkrai, ang bayan ng mga mabubuting mangkukulam, sa masamang plano ni Elixera. Dahil ng mga sandaling iyon, ang lahat ng mga taga-Darkrai ay nagbubunyi sa aming tagumpay. Tapos na ang digmaan! At tayo ang huling nagtagumpay! Huling nagpa
isang digmaan na sa pagkakataong ito, kami ang natalo. Nagtagumpay ang masamang mangkukulam na si Elixir. Wala lang natirang buhay sa aming kaharian, maliban sa akin. Alam kong nasa kamay ko ang paghiganti at pagtutuwid sa tama. Hanapin natin si Elixir! Maraming dagat ang aking binaybay sa paghanap sa makapangyarihang baul. At hanggat hindi nahahanap ang baul ng Selvaria, patuloy na manganganib ang mundo. Kailangan maisalin ang mga bunta sa isang karapat-dapat. Isang taong may busilak na kalooban, may taglay na katapangan, handang ibuwis ang buhay para sa sangkatauhan. Ito
ang tunay na buntado. Naklabas na ho kaninang hapon sa kulungan si Congressman Torres after ma-dismiss ng kanyang kaso. Para sa kalaman ng lahat, nakwit na ho si Congressman Torres sa tatlong rape cases sa isinang pa sa kanya. Ay sa isang staff ni Congressman na nakausap namin, pagtutungo raw sila ngayon sa isang hotel para doon muna magpahinga bago umuwi sa kanilang probinsya. Pwede. Don't worry. She'll be okay. Kaya mo niyan. Huwag kang makikita. Okay. Okay. That's what we call public service. Let's go. Tubig ko. Pero sir, tubig to, panghugas to eh. Yung inumin! Sino to? Go ahead. Assassin eliminated. Copy. Napatay na daw, sir. Narinig ko! Now, smile. Kasalanan mo.
paalam. Kagalang-galang naman babastos. Report? Yes, sir. Nasaan ang physical evidence? Ito po, sir. Sa inyong sasakyan, ang pinaslang ay congressman. Hindi ito interes ng distrito ninyo. Ito ay nasyonal. Ngayon, kung kine-question nyo ako, ito ang telepono. Kausapin nyo si PNP chief. Ito. Sige, sakay mo na. Daddy! Joaquin! Daddy! Kamusta, anak? Marami ka bang nabenta? Lahat ng doktor sa Cebu, nabentahan ko. Ha, ikaw talaga, alam mo, mayabang ka rin eh, no? May iba akong pagyayabang siya. Uy, alam mo ba, tumawag dito yung kapatid mong si Jerome kagabi. Nagtatampo sa'yo kasi daw, hindi mo naman daw siya sinama sa biyahe mo. Alam mo ano sabi ko sa kanya? Sabi ko, para namang hindi mo kilala yung kapatid mo. Eh, kung kami nga ni Jimbo eh, minsan di pa niya sinasama sa mga biyahe niya. Trabaho ang pinupunta ko. Doon, hindi ako nagbabakasyon. Ayaw kong kasama yan. Mambababae lang yun doon. Eh, kasi naman yung kapatid mo hindi pa nagbabago. Eh, bakit naman kasi hindi pa siya mag-asawa? Malay ko sa kanya. Basta ako, masayang-masaya. Kasi ang asawa ko, napakaganda. Isang bala lang ang kumitil sa buhay ni Congressman Torres. Kasama niyang namatay ang isang sa kanya mga bodyguard at isang hindi kilalang lalaki na ang hinala ay kakilala at kasama ng pulis. Hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ng mga pulis ang motibo sa pagpatay, ngunit iniimbestigahan na nila ang nangyari. Yun ako. Nakakainis na talaga ngayon. Kahit saan may mga kriminal. Patay na natin, ha? Nakaka-bad trip. Hindi, pero Joaquin, di ba? May punto naman ako. Kahit saan ka tumingin ngayon, may mga balita na lang ng krimen. Nakakaparaning na nga eh. Kaya nga kami dito ni Jimboy, kapag umaalis ka, lahat talaga ng mga pintuan, pati yung mga bintana, pinapasara ko. Okay naman yan eh. Si Jimboy? Nasa taas, tulog na. Kuya! Alam mo, parang kayo talaga mga bata, no? Imagine, nakanda na lahat ng gamit ko. Tapos malaman lamang ko, eh, wala ka na pala. Si Kuya talaga, oh. Hige,
Kaya masusunod, isasama na kita. Tsaka, siyempre, isasama na rin kita. Sige. Mangako ka, ha? Alam mo, tong kapatid mo, bulero to eh. Bulero ko, bulero mo. Bulero ka! Hindi kita binubola. Totoo yung sinasabi ko. Kapag nalibre ko sa trabaho, mamasyal tayo. Buong pamilya. Malay mo, masundan na natin si Jimbo. Pangarap natin yan. Talaga. Kuya, meron nga pala akong masamang balita tungkol kay Jason. Ano yun? May piyasa ka na. Yung kabasketball ko eh. Yung lang ako, dibalpain ko ah. Sino na paya kayo? Talaga bang hindi ka natitino? Ano bang problema mo? Bakit ba hindi ka gumaya sa kuya mo? Nakapagtapos siya ng pag-aaral, hindi pinasakit ang ulo ko. Tingnan mo ngayon, engineer na. Eh ikaw, ano ka? Pangalawang beses mo na sa first year college. Magda-drop out na lang ako para hindi masayang yung pera mo. Kuya, tama na. Hindi ako magtataka kung isang araw matatagpuan ka namin. Patay ka na. Dahil ni-rest bakang ka ng mga inaaway mo. Paano kung wala ako? Sino magtatanggol sa'yo? Paano mo ko ipagtatanggol? Kung sina mama at papa ka nung pinatay, wala kang nagawa. Kaya huwag mong sasabihin sa akin na ipagtatanggol mo ako. Dahil hindi mo magagawa. Jason! Basta! Yeah, ano ka nakalabas? Binail ako na utol ko eh. Oh, buti binail ka. Ala ko ba, hindi kayo magkagod ng kuya mo? Di nga. Kaya nga dito ako nakatira. Gusto ko mag-isa. Ayoko silang kasama. Napakatigas talaga ng ulo ni Jason. Nahirapan na akong disiplinahan siya. Ano ba naman kasi, Joaquin? Kahit na magkakapatid kayo, siyempre magkakaiba pa rin kayo ng ugali. Tsaka isa pa si Jason, teenager yun. Nandun ba siya sa stage ng pagre-rebelde niya? Kung mag-alala, alam mo, magbabago din yun. Hindi na magbabago yan. Galit sa akin yun. Joaquin, ikaw na lang iniintay. Bata pa ako nun. Ano naman ang magagawa ko para matulungan ng papa? Halo, ama, anak, Espiritu Santo. Panginoon, nagpapasalamat kami sa mga biyayang inihanda ninyo para sa amin. Kinikilala namin ang inyong kapangyarihan at kami nagpapasalamat sa inyo. Ang pagkabay niyo kami ng araw. Magabas na namin ang pagkabay niyo. Ngayon, sumala kayo yung mga kriminal na. Papatayin ko sila lahat. Ano ka ba, ha? Shhh. Tignan mo na nga yan. Tama na yan, ha? Kung ano-ano nang pinagsasabi mo, eh. Alam mo, nakaraan na yun. Kaya dapat ibinabaon mo na sa limot lahat yan. Kamag-alala tayo. Alam ko na mula ngayon. Wala nang makakapagpagulo ulit sa'yo. Nakilala mo ba ang bumatay kay Congressman? Pamumukhaan mo ba siya? Opo.
Anak, ganito gagawin natin. I-describe mo sa amin ang mukha o itsura ng kriminal at idodrawing naman itong kasamahan ko. Magagawa mo ba yun? I'm very disappointed, Joaquin. For the first time, sumabit ka. Hindi ako sumasabit, sir. Inosente ang bata. Ayoko siya idamay. Alam mo naman ang patakaraan ng organisasyon natin. There should be no witnesses. Dead man tell no tales. Hindi ako pumapatay ng bata. Okay. Let me handle this then. Huwag niyo siyang gagalawin. Top priority, sir. Ang target mo ay ang leader ng sindikatong ito. Si Leon Baraco. Sir. Wala ho bang litrato? Wala. Doon mo lang malalaman ang identity ng taong yan sa site. Yan lang. Sa'yo, lahat ng laman niya. Panggastos lang ho ang kailangan ko sa misyong ito, sir. Yung mga ganyang klaseng tao, pinapatay ko ng libre. Permission to live, sir. Permission granted. School? Hmm? Good boy ka ba? Opo, Daddy. Naku, 100 niya po ako sa school eh. 100? Opo! Diba? Yan ang good boy. Ikaw, bakit ngayon ka lang? Okay naman, pasensya na. Kasi nag-grocery pa kami nitong si Jim Boy. Binila naman kita ng pagkain para makakain ka bago ka umalis. Gusto mo na? Gusto ko, pero... Kailangan na ako umalis eh. Late na ako. Uuwi ka ba? Bukas. Malalo yung biyahe ko. Sige.
Alis na ako, nak. Huh? Ingat po, Daddy. Mm-hmm. Bag mo. Mm-hmm. Joaquin? Mm. Bakit may gitara ka pandala? Ikaw, ha? Baka naman hindi trabaho yung pupuntahan mo. Hindi sa akin to. Para dun sa kausap ko. Suhol. Bye. Bye-bye. Good boy, ha? Papa, Daddy. Bye-bye. Ingat ka. Good boy, ha? Hello? Paul! Tumawag na ako sa'yo para hindi kang magtampo. Papunta ako sa probinsya. May sales visit ako. Gusto ko lang ipagbilin sa iyo yung pamilya ko tsaka si Jason. Baka may mangyaring masama sa akin. Tsaka sa mag-ina ko. Kuya naman, kung magsalita ka, parang napaka-morbid mo. Pumuo ka na lang. Jerome, malaki ang tiwala ko sa'yo. Sa ating tatlong magkakapatid, ikaw ang may pinakamataas na narating. Kaya alam ko, maaasahan ka. Kapag may nangyari sa akin masama, ikaw ang bahala kay Sophia. Sige, pangako yan. Sige, Tol. Salamat. Jason. Ate, pinatawag niya raw ako. Alam ko kasing malapit na ang enrollment mo. So, ito, bibigyan kita. Pandagdag man lang sa panggastos mo. Ito. Ate, pera yan ni Kuya. Ayaw akong kunin. Isusumpat niya lang sa akin eh. Ano ba naman, Jason? Alam mo ba, yung kuya mo lagi kang iniisip nun? Eh, nung isang gabi nga eh, hindi makatulog nang dahil sa'yo. Alam ko, mahigpit sa'yo ang kuya mo, pero mahal na mahal ka nun. Sige, alam ko, naiintindihan kita. Kung gusto mo, hindi ko na lang sasabihin sa kanya na binigyan kita ng pera. Sige, natanggapin mo na tong pera. I'm sorry, ate, pero ayoko talaga. Hindi na ako tatanggap ng tulong mula kay kuya. Iparating mo yan sa kanya. Sorry, oh. Hindi ko sinasadya yung nangyari. Kung gusto niyo, dadaling ko kayo sa ospital. Huwag lang. Kaya ko. Eh, hindi ko pwede. Malakas po yung pagkakabangga ko sa inyo. Mukha nga akong kaya niya. Mukhang di pa kayo kumakain. Ito, gamitin nyo. Ba-backup ko. Pag pumalpa ka, ako ang tatapos.
hindi ako pumapalpak. Tandaan mo yung nangyari sa nauna sa'yo. Huwag mo akong pangungunahan. Uy! Ay, kung ano? Hold up to! Wala tayong mapala dito. Wala pala kahit pariya. Wala kang kadaladala, ha? Ha? Huh? Walang gulat, ha? Huh? Tingnan natin. May movement sa Webes ang Red Fox Group. Magpapasok sila ng mga illegal na armas. Involved din ang sindikatong ito. Illegal drugs, human trafficking, smuggling, illegal gambling, name it. Nasa kanila ng lahat. Partner, andyan ang hinihintay natin. Ito yun ang kilatan? Nagkahabot. Ang target mo ay ang leader ng sindikato ito. Si Leon Baraco. Pero aljas yan lang yun. Ang modus operandi, sinusundo ng isang speedboat ang mga epektos sa isang barko sa laot ng Manila Bay. Pagkatapos, dinadala sa isang private dock sa Pasig River. Doon na nangyayari ang negosyasyon. Sayang si Joaquin, sir. Maaasahan pa naman. Alam mo naman ang trabaho natin, Alfredo. Para tayo na po eh. Kapag kumalat na at delikado na maging malaking sunog, kailangan ang buhusan ng tubig. Si Joaquin ay isang maliit na apoy pa lamang. Pero kailangan na ang isang sakripisyo. Medical doctor, itawag mo ito sa mga polis. Kamukha po ng lalaki yan yung hindi na sa hospital eh. Bingo! Sinong tumawag? Naksidente daw si Joaquin, pero okay na daw ang asawa ko. Malaking tao ang ginanaw ko. Kaya sa kulungan pa rin ang bagsak mo. Talagang doon ang punta ko. Ano kami ng anak mo? Hindi ako makulong. May tutulong sa akin. Sige. Ngayon lang tad ka na sa lahat. Wala na akong magagawa para sa iyo. Ang lakas din ang loob mo. Magkapatid tayo. Pakalayan mo buhay ka. Sana siniguro kong mapatay kita. Mom!